Wish 107.5. Welcome dito sa Minrops TV. Salamat sa Diyos sa panibagong araw na bigyan niya sa atin. So magandang araw sa inyo mga ka online, mga ka team. Isa na namang panibagong araw na binigay niya sa atin ng Panginoon para makapagbigay ako sa inyo ng mga tips at mga kunting idea lang sa patungkol sa ating kalusugan. So ngayon guys, ang topic natin ngayon ay tungkol sa iatrogenic. Alamin natin guys kung ano ang kahulugan ng iatrogenic and other. Sa ating title, iatrogenic and others, yan ang ating matutunghayan dito sa video na ito. Alamin natin kung ano ang ibig sabihin ng iatrogenic at kung anong kinalaman yan sa ating kalusugan. So yan ang dapat ninyong alamin dito sa Minrops TV. Sana antabayanan nyo hanggang matapos para maintindihan nyo mo. So huwag mo natin itong patagalin. Let's go! Ibig sabihin ng iatrogenic, isang dahilan na sa pamamaga ng thyroid gland. So ano naman yung thyroid gland? Makikita yan banda dito sa ating liig, yung thyroid gland. So dito sa video na to, alamin natin kung ano-ano ang mga pagkain na nagkukos ng iatrogenic. Nakaraan ko ng mga vlog ay inapatunayan ko ng mga pagkain na yun ay sagana sa mga mineral, sa nutrients, vitamins. So ang ibig kong ipunto sa inyo guys, iatrogenic ay para kung siya maximize o makontrol, ay itong mga pagkain na to ay maaari mo siyang i-consume sa pamagitan ng moderation. So yun ang ibig kong ipunto dito. So ngayon alamin natin kung anong mga pagkain na nagkukos ng iatrogenic or pamamaga ng ating nagkukos siya ng, sabi ko nga, nagkukos siya ng pamamaga ng ating thyroid gland or nagkukos siya ng goiter. Ayan guys, so ang mga malakas daw na pagkain na nagkukos siya ng iatrogenic ay yung mga soy product at saka yung millet guys, yung dawa sa Bisaya, dawa. Ayan, sa ibang termino marami siyang termino depende sa language na ginagamit nyo. So yan ang dapat nyo maintindihan guys sa ibig kong ipunto sa inyo. Nagkukos siya ng iatrogenic. At pasensya na kayo guys, inuulit ko sa inyo para maliwanagan nyo at ito paano maintindihan nyo ng buo. Moderate thyroid inhibitor, crucifixus vegetable. So ito naman yung mga grupo ng gulay na moderate lang siya or katamtaman na siya, na nagkukos din siya ng iatrogenic.
Kinit. Katampaman lang. Ayan. Kukoy. Broccoli. Brussels sprout. Cabbage. Cauliflower. Chris. Kali. Kohlrabi. Mustard. Mustard green. Radish. Ayan guys. Rutabas. Turnip. Ayan. Ayan ang mga gulay na yan ay nagkukus ng Neutrogenic. Pero katamtaman na siya. Hindi siya masyadong ayan. So dito naman tayo sa mild feldroid inhibitor includes. So mild, ito mild na siya na nagkukus din siya ng thyroid inhibitor include pangbusyot, feces, peanuts, ayun guys, kasaba, pears, peanuts, radish, strawberries, sweet potatoes. Ayun guys, yun ang mga pagkain yan na nagkukus yan ng Neutrogenic. Sa mga nabanggit ko yan ay hinga sagana yan sa vitamins and minerals. Ang kailangan lang natin dito guys ay kung kumain kayo ng ganitong mga gulay, kung may sa tingin nyo at mahina, ramdam nyo mahina ang sa kayo sa thyroid, pwede kayo kumain ng mga ganitong pagkain. Ang ipunto ko dito ay dapat lang ay dandaan lang kayo pag kumain kayo ng ganitong gulay, prutas, and guys. Ba namang ano, may mga chemical din na nagkukus yan ng Neutrogenic. Mini chemical from the environment and moderation are also classified as Neutrogenic. So, marami ding mga sa ibang ano, mga chemical na nag as tinuturing din na Neutrogenic. So ano naman yun? Ikaw daw ay regular heartbeat ay isa din yan na nagkukus ng Neutrogenic. Antibiotics. So, yung antibiotics guys, yung hindi tama na pag-inom ng mga antibiotics ay nagkakaroon din yan ng Neutrogenic. Sana naintindihan nyo ng kahit papano ay sa mga tinatalakay ko sa inyo at kahit papano ay may naintindihan kayo. At kung may mga katanungan kayo sa tinatalakay ko sa inyo, mag-comment lang kayo sa baba sa comment box para pag-usapan natin yan. Bromide from pesticide, plastic, prohibited. Bromated vegetable oil medication. So yung mga bromide, yung bromide kayo makikita yan sa mga tinapay. Yan, nagkukus din yan ng Neutrogenic. Yan dapat ninyo malaman sa video na to. Heavy metal. And guys, in is
ID is Lesium and Benzodiazepine Depression and Anxiety Drug. And guys, yung mga drugs na pang depression ay nagkupos din yan ng Neutrogenic. Guys, ito naman galing sa pintura. Perchlorate from the fuel water. Pesticide guys, nagkupos din yan ng mga Neutrogenic. Cyanide guys ay nagagaling yan sa sigarilyo. Ayan guys, ay mga nabanggit yan ay nagkukos yan lahat ng mga Neutrogenic. Ano daw pala kasi ng inyong thyroid function? Ayan guys, manage stress. Ayan guys, ang sabi dito, manage stress impair thyroid function, help the gut bacteria, assist in converting monitor vitamin D. So imo-monitor mo daw yung kakulangan mo ng vitamin D, at kasama na rin yung mga maraming autoimmune disease. Ano naman yung autoimmune disease? Ay ang mga isang uri niyan ay yung diabetes. Isang uri yan ng autoimmune disease. At sana may natutunan kayo sa video na to kahit paano. Bromide and other iodized toxins. Minimize expose to toxins. Ayan guys, iwasan mo raw yung mga toxins, yung mga lason, yung mga nakakalason na amoy, yan ay iwasan nyo kasi nagkukos ng Neutrogenic yan para ma-maximize nyo ang inyong thyroid function at magiging maayos ang inyong thyroid gland. Kasi nga, kung hindi mo iwasan ko yung mga nabanggit ko dyan, ay maaari kayong makaproblema ang inyong thyroid gland. Or, sana sa mga nabanggit ko dyan guys, may natutunan kayo. At kung bago kayo sa channel ko, at hindi pa kayo nag-subscribe, consider to yung Milraps TV na i-subscribe. Dahil sa channel ko, nagtuturo ako ng mga tips patungkol sa ating mga kalusugan. Sa araw na to, at yan lang muna ang ating napag-usapan ngayon. At ako'y magpaalam sa inyo, and God bless! Please subscribe my channel Milraps TV and click on the bell icon. Thank you.